Ayan. This is the last one. Yung mga fan ko Tagalog pa ngayon ba? How long, ilang years kuya bago magpalit ulit ng ano? Brake pad? Usually, kwan, 2 years yan. Depende pero, sa pag-drive. Depende sa driving, kwan mo distance. Tapos, at saka yung habit mo sa pagpreno. Mayroong iba na talagang heavy yung paa. Ayan, kaya madaling mapudpud yung pads. At saka yung materials, of course. Isa rin yan. Yung quality ng pads na kinakabit. Yeah. Narinig nyo yung mga followers. First class ang bilhin nyo para matagalan. Mm-hmm. Kuya, bakit mo binabawasan yan? Well, unang-una, nagpalit na tayo ng hardware, right? So, mahigpit pa siya. Malinis itong bracket. Wala siyang kalawang. So, itong nabili, magandang klase yung pads. However, yung thickness at saka kwan niya is mahigpit, makapal siya. Mm-hmm. So, babawas ka lang ng konti. Para dapat mag-fit. Both sides, oo, para pantay at maiwasan yung vibration. Kasi kung mahigpit yan at wala siyang clearance, hindi siya mag-play, iinit ang pads, masusunog siya, madadamage yun. Palit ka na naman. Ha? Palit ka na naman. No? So, remedy lang yan. Huwag masyadong bawasan. Yung tatama lang siya mag-i-slide. No? Para ma-avoid lang yung pagkasira ng pads. Kailangan huwag siyang tight. Huwag siyang tight and at the same time, huwag naman na maluwag masyado. Otherwise, mag-shishik yan. Yeah, so, ganyan lang ang kanyan, sliding niya. Huwag masyadong mahigpit at huwag naman masyadong maluwag. So, konting-konting binawas lang yan. Yung mga edges lang na minsan, dala lang ng pintura, kaya mahigpit siya, hindi yung metal. Okay? Alright. Yeah. Alright, natuto na naman tayo sa isa pang tips how to change brake pads. Tingnan mo to, yan o, higpit o. Alright, so bawasan natin yung pintura o may mga rough edges lang yan. No, so hindi ibig sabihin na mali yung nabili. Good. Boss yan, good quality. Good quality. Shout out sa Bosch company. Yes. Turo. Ayan. Ibig sabihin, yung mga nakalas mo, nahigpitan mo, yun. Yun. Tsaka yun, tatlong tornilyo lang yan. Yung dito sa bracket plus itong dito sa caliper. Tatlong tornilyo lang. So, tapos yung hindi ko pa patented na hook. Baka gusto nyong i-market, i-patent nyo para nakahang yung caliper nyo, hindi ma-strangle itong kwan, madamage pwede itong pwede i-copyright. Yeah, copyright nyo. Yeah, kasi iniwasan natin na madamage itong hose, no? Kaya yan, i-hanger mo yan. Another tips mga anong tawag dito? Anong tawag mo pa sa kanila? YouTuber. Mga kayo, hindi, yung mga taga-followers. Kabalen. Mga kabalen. Yan. Medyo malamig ang panahon ngayon. Kaya, next week is spring. That's right. Actually, ngayon ang spring. Ganyan ang pagbabalik ng gulong. Mm-hmm. Unahin ang una. Sa taas. Para hindi siya mag-tilt over sa'yo. Yan. Tapos, pag nagpitan mo yung isa, silipin mo kung sentro yung bawat isa. Sentro. Oo, yan. Sentro yung bolt, no? Yung stud pala. Oo. Tingnan kung hindi siya sabit. Oo. Kasi minsan, nagpitan mo, tabingi pala yan. So, off yan. No? Kaya minsan, pag nakatork ka, tapos tabingi yung tornilyo, down the road, maglulisten up, lilipad yung gulong. Mauna sa'yo. Okay, ikaw lilipad. Lilipad so, iwas disconnect tayo. Yeah, kaya make sure sentro yung stud dyan sa hole. Okay, kabalin. Sa paano kung naglagay yung mga tornilyo? Alin unahin? So, usually, naglagay ko ng isa sa taas para hindi bumagsak yung gulong sa'yo. Tapos, star yan. Star. Oh. So, huwag mo nang ipit-lap yan. Parang snag lang. Stable lang. Oo. Para mas stable. Hmm. Tsaka ka na mag-torque later. Yun. So ngayon, ang setting natin dito is 100. No? So, again, start uli. Start sa taas, ganun. Doon, ganun. Okay. So,
So hintayin mo yung click ng torque. Yun. 1 2 3 4 5. Tapos isang paikot. Make sure nakuha mo lahat. Nakuha lahat. And yung final check. Mm-hmm.